Welcome to my YouTube channel. So guys, I have a vlog for today. It's all unboxing. So guys, may ipapakita ako sa inyo ngayon. Binigay ng amo ko sa akin kahapon. Binili yata nila doon sa mall. So hindi ko pa nabuksan siya kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. I-unboxing ko ba para may maano ako, may content ako dito sa aking channel. So guys, samahan niyo ako ngayon. Buksan natin 'to kung ano laman kasi nakalagay siya sa cellophane na itim. So hindi ko pa nakita, hindi ko rin siya binuksan. So siguro ito yung pinapangarap ko magkaroon ako ng ganito kasi siyempre nung nagpunta kami sa mall, lagi talaga akong tumitingin ng ganito. So ngayon siguro ito na. Buksan na natin guys, samahan niyo na ako. Ito na yan. Oh, ang bigat. Ang bigat, ang bigat, ang bigat. So, ito nakalagay siya sa cellophane. So, guys, ito na siya. Ito na siya. Ito na naman siya, guys. Ito na siya, guys. Hindi na siya makikita. So, akin ang buksan ito. Open ko na po. Ang ganda. Ang ganda niya. Diyos ko, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Sa boss ko, salamat. So, ito guys. Kaya pala binalo nila ng silipin para hindi ko makita kung ano yung nasa loob. So, guys. Ngayon, tingnan natin. Ready? 1, 2, please. So guys, open, guys, open. Wow, wow, Panasonic guys, guys, Panasonic, OMG, Panasonic, oh, ayun guys, Panasonic, so guys, sobrang bigat niya guys. So guys, pinag-alabot ko sa inyo kung ano yung nakikita ko siya guys. Ito pa siya ang pinag-alabot ko. So guys, tingnan natin kasi ito pa tagal ko natin yung pinag-alabot na mag-alabot. So buksan natin, buksan muna natin bago ko ipapackage to sa Pilipinas. So kailangan ko talaga ipapackage to kasi para sa bagong bahay. So kailangan ko maglinis ng ganito kasi nasanay na ako sa ganito. Nangarap ko na talaga mga maybe 2 years na magkaroon ako ng ganito sa bagong bahay ko. So kailangan ko magbili ng ganito. Pero kung sila na ang nabili para magalong nila sa akin. So, ito na ba siya guys. So guys, hayaan nyo muna akong buksan ito at atin ang makinti. Wow! Ito ko siya guys! Oh my God! Ang ganda! May pang ano na ako, pang linis na ako sa bahay, Panasonic. May pang ano na ako doon sa bahay ng bago. So, ay, nagkakaroon na talaga ako. Vacuum cleaner siya, guys. Vacuum cleaner siya. Bago to siya. At saka, brand new is Panasonic. So, guys, thank you na. So, oh my God, nahulog. Hindi ko na ginagamit. Ito ko siya yung brass. Ito ko siya yung brass. I-assemble natin siya para natin siya gawin na para matisting natin siya. Assemble natin dito kung ano siya ilagay. So,
Ilagay siya dito. Ganon. Pasok siya dito. So, ito siya. Ito siya. And then, tapos dito siya. Tapos, ito siya, guys. And then, tapos yun, guys. Ito po siya. Lagay natin siya dito. Lalagay natin siya dito. Sobrang thankful ako na binigay ito sa akin, binili or niregalo ng mga boss ko. So, siyempre, pag-uwi ko sa bahay, pwede na ako maglinis ng ganito. Nangarap ko kasi magkaroon ng ganito sa amin. Kasi medyo kami lahat sa pag nandoon sa Pilipinas. Mga ano kami, hindi kami siyempre nakakaano sa bahay sa dami-dami ng mga tao, sa dami magsipuntahan. So, need kong magkaroon ng ganito kasi sa ganyan lang yung mga alikabo makukuha talaga agad, tapos lalo na sa malapit ka sa highway, so masyadong alikabo kasi syempre dadaan ng mga sasakyan ganun. So, ito try natin siya guys kung gagana ba siya. Try natin siya. I-test natin dito yung wire niya. Ito. So, guys. Try natin siya. Tumagal na ba siya. So, ready? 1, 2. Ipapackage kasi may dalawa pa akong box doon na ipapackage ko sa amin. So, ito, may next year ko na ito mapapackage sa bahay namin doon sa Pinas. So, kailangan ko munang iligpit ko siya. Ilagay ko siya ulit sa carton para hindi siya masira at hindi din siya para sulit po siya. Ganda niya guys, napakaganda talaga Panasonic. Tapos medyo ano lang siya, gaano kalaki yung ligaya ng nandoon na binili nila. So sobrang blessed ako na magkaroon ako ng boss na yung tipong boss na tis lang madamot sa ano, sa mga bagay kung ano yung napifeel nila na gusto kong maibili, na nag-chance sila para suportahan nila ako sa mga needs ko or yung gusto ko sa sarili ko na mabili, na hindi ko maisabi sa kanila pero alin lang na gusto ko yun. So, kaya binili nila sa akin. So, kasi syempre naisip nila, I have a new house. So, kailangan yan sa bagong bahay. So, kasi dito sa Middle East, ganyan talaga pag bagong bahay, kailangan talaga na mamigay sila ng mga gamit para sa mga kagamitan ng mga bagong bahay, mga tao dito, nagbibigay ng mga bagay na paggamit sa kusina, sa loob ng bahay, pamimigay nila sa mga kapatid nila na lalo na sa bagong bahay. So siguro naisip ng amo ko na ibigay nila sa akin, at hindi lang ito guys, meron pa na binigay nila sa akin na soon ibuksan ko rin yun kasi nilagay siya sa carton din. So may
maipapakita na naman ko next na sa vlog ko sa inyo. So, palagan ko siya kasi gift of my life to. Regalo to yung boss ko for 4 years na mag 6 years na ako sa kanila. So, ito. Pero di bali na, para sa akin, di bali na na wala kaming day off, at least masaya ako, at least yung komportable ako sa kanila, at least sobrang bait nila sa akin, at saka kahit kung wala lang mga pangyayari sa mundo ngayon, syempre nagbabakasyon na naman kami sa other country, so ngayon, kailangan muna this year, kailangan muna kami magpahinga, at dito muna kami sa saan kami bansang nagtatrabaho. So, need namin ngayon na it's time to rest, ganun. It's time to think about the life. Next year, maybe next year, magbabakasyon kami. So, let's enjoy that. Excited na naman ako kung saan kami magbabakasyon next year. So, sana matapos na ang mga pangyayari sa ating mundo. So, at saka, ang hiling ko lang sa Panginoon na sana yung amo ko, kung anong pagkikilala ko sa kanila, yung boss ko, ganun pa rin hanggang kailan ako sa kanila mag- kasi gusto ko talaga umalis, pero inisip ko, nag-comfortable ako sa trabaho ko sa kanila as a babysitter, nag-aalaga ako sa mga anak nila, so may kasama din ako, tagaluto, tagalaba, taga-plancha, siya rin yung tagawa. So, ang gawain ko talaga is for the baby. So, ako talaga, kasi in-applyan ko is babysitter talaga. So, magkaibang babysitter at siya trabaho sa bahay. Pero minsan, katayong mga Pilipino, kailangan din natin ng exercise. So, syempre, ako tutulong din sa trabaho sa lab, sa gawain ng bahay. Kung baga, kung wala nang trabaho, syempre pwede na magupo, magdot-dot, mag-YouTube. So, yung alaga ko kasi, pag matulog na, okay na, rest time na namin yan. Pero kasi, yung bata kasi, pag alagaan mo, priority kasi nila yung mga bata dito, na alagaan mo na siya ng mabuti. Kung hanggat mga alauna, matutulog na yung bata, doon na ako makarest ng bongga-bongga. So, hanggat minsan nga, hindi na ako makakatulog, pag, lalo na pag aabot ng alauna ng umaga, hindi na ako makakatulog kasi minsan yung insomnia ko, yun. So, sobrang blessed ako araw-araw na binigay ni Lord sa akin itong priority. Priority ko yung trabaho ng ganito. Hindi ko talaga yan ikakahiya sa buong mundo. Dahil marangal ang trabaho natin, bakit natin ikakahiya? So, sobrang blessed ako kung alam nila lahat. Alam nila, grabe ang dami ko nang nanatili ako sa kanila. Ang dami kong plano na nagawa ko sa Pilipinas. Mga sa amin, magbibisitahan every weekend or every month kasama ang buong pamilya. So, ganyan kami ka-happy sa buong pamilya. So, ganyan din ako ka-happy dito sa trabaho ko. Naging kontento ako sa kung anong meron sa amo ko. Naging kontento ako kung hindi nila ako pinagbigyan ng day off kahit ano. Pero every weekend, nag-aalis kami dito, nag-mall, nag-window shopping, nag-beach, naliligo kami ng dagat, napunta kami ng mga palaruan ng mga bata. So, enjoy naman. Kahit masyado siyang hindi mo talaga hindi mo maramdaman yung kahit sa iba mong mga kaibigan na day off talaga as in sila mismo. Pero okay naman sa akin kasi wala naman silang pakialam kung nasa labas na kami. Basta kasama ko mga bata, at least happy ang mga bata sa akin. Happy din ako sa kanila na bigyan nila kami ng allowance, bigyan na ako ng pera. Yun na, i-ano na nila yung mga alaga ko sa akin. Pagkatiwala na lang. Kasi yung amo kasi lakas ng trip magtiwala sa isang tao. Siyempre, yung tiwala nila sa akin, hindi ko talaga yan. Pinag-ingatan ko yan.
Kasi mahirap talaga magtiwala sa isang tao ngayon. So, sa tiwala nila sa akin, hindi ko talaga yan sinira. Kahit malaman mo yung mga kaibigan mo na may mga something na ginagawa na hindi maganda kahit mabait yung amo ko. Naku, ayaw ko talaga. Medyo matakotin ako sa mga gagawa ng kalpuhan sa sarili ko. Kasi syempre, ayaw ko mapahiya ang sarili ko. Ayaw ko mapahiya yung pamilya ko. So, mahal ko sila. Mahal ko rin ang sarili ko. So, lagi na lang ako na tingnan, masaya ako na ganito lang ako. So, hindi ko talaga yan ipag-ano. Minsan may mga taong mapanglait, may mga taong mga nang abuso sa sarili na, uy, ganun ba? Hindi. Kahit ano ka pang education, kahit gaano ka pa ka-professional, ilang course pang kinuha mo, ilang profession pang kinuha mo, kung wala kang mapapala sa sarili mo, down ka pa rin sa ano. Kahit gaano ka pa ka kaha-utak, gaano ka pa matalino, gaano ka pa ka-yaman, kung wala kang education, ay wala kang ugaling na, yung ugaling maganda, so, wala talagang matutunguhan, kasi minsan kasi ang tao, may mga tao talagang pinipili yung mga tao, maganda ang buhay, mayayaman, so pagdating ng panahon, sila din, pinipili din ng ganun, nang hahanap sila ng mga tao, magpapasaya sa kanila, at least yung tao. Kasi sa akin, wala akong pinipiling tao. Kasi ako, hindi naman ako mayaman. So, ako yung taong nagtatrabaho ng marangal. Ako yung taong nangangarap na ako mismo ang makakamit ko ang aking mga pangarap, na ako mismo ang naghihirap, hindi yung pamilya ko, hindi mga kapatid ko, at least galing sa aking pinaghirapan. So, masarap ang buhay na manatili ka sa mga ibang bansa na naging ano ka, naging tapat ka, naging independent ka. Ang sarap sa pakiramdam na may mga boss ka na nagtiwala sa iyo, na naging open-minded sila sa lahat sa iyo. So ganito. So guys, thank you for watching, and sana ito, sana salamat sa inyong mga pakikinig diyan sa nobena ko, sa suna ko. So guys, thank you for watching my vlog. So bye-bye. Love you guys.